located in Quraish Kingdom of Saudi Arabia. Sa lahat. Magandang umaga po. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button. At huwag kalimutan pong i-click ang green button po para ma-notify po kayo sa mga incoming live streaming ko po at mga new upload videos. Today po, pupunta po kami sa Arabian Drilling AD53. Matatagpuan po ito sa Quraish, malapit na po going to Riyadh. Time check po, 6 a.m. Saudi Arabia time, 11 a.m. po Pilipinas time. Welcome po sa AD53 Nurse of Duty po si Mr. Arnold Gutierrez at andito po kanilang work and contact. Ayan. Hello po. At ito po ang kanilang clinic. Makikita po ang kanilang clinic ito po. Makikita ang vital sign monitoring. Nandito po ang kanilang crash cart, manual defibrillator, automated external defibrillator, AED. Nandito po ang kanilang bed. At nakikita niyo po dito ang kanilang mga books, reference books, emergency bag, extra bag. Nandito po na lang medicine refrigerator, nebulizer, suction machine. Nandito sila. Nandito po kanilang mga consumables. Makikita po ang kanilang mga consumables. Ito po ang kanilang mga consumables. At dito rin po makikita ang kanilang cards. Ito po ang crash card na tinatawag. Makikita mo po dito ang mga emergency drugs. At nandito din po kanilang mga medicines. Ito po ang kanilang mga medicines kung makikita nyo. Dito po makikita nyo kaagad po. Makikita nyo po kaagad ang kanilang, ito po ang kanilang dressing tray, dressing roller, dressing cart. Ito po ang kanilang oxygen na
hydro tested and refilled. This is longboard with head immobilizer. Andito po ang kanilang scoop stretcher. Andito po ang kanilang life light stretcher. Life light stretcher. At ito pang shortboard. Pagpunta mo nito sa sunroom, dito po ang kanilang waiting room. Ito po ang waiting room. At natin, ito pang waiting room. Ito po ang kanilang health topics. Pagpunta mo nito dito, nandito po kanilang eye wash station. And this is their storeroom. Ito po ang storeroom. Ito ang storeroom. At nandito naman po ang kanilang janitor room. Nandyan po kanilang blood spill kit, dual bucket. Nakabit ng kanilang mga pump blood spill. Nandito ang kanilang weighing scale at saka wheelchair. Nandito po yung kanilang laundry. Kompleto po sila dito. At nakikita niyo po dito sa one sa wall ang kanilang mga first aid topics pa. Punta po tayo sa kanilang ambulance. Makikita po ang kanilang ambulance 4x4. Ito po ang ambulance mo. Ito po ang makikita mo inside the ambulance. Ayan po. Ito oxygen cylinder na hydro tested and refill. Andyan din po ang kanilang emergency pack. Andyan din po kanilang robot show, suction machine, sphygmomanometer. Kompleto po sila sa loob. Nandito po ang kanilang mga hair traction, ang kanilang KAD, nandyan din po sa loob. Dito po ang kanilang armrests. Makikita nyo po dito ang kanilang rig. Hello po sa lahat. Babalik na po kami ng Damam and with me Mr. Arnel, ang medic po ng AT53. Magre-rest and recreation po siya R&R for 7 days. Then babalik po ulit siya. Yun po ang pansari. Pag ikaw po ay rig medic, meron ka pong 7 days rest and recreation. Every 2 months po meron kayong 7 days. Aril, magkakanong sinasahod mo sa kwan, sa rig? Total of 7,585. Magkakano sa peso yon? Siguro na sa 100 plus 10. Iba pa yung bonus, di ba? May mga bonus pa sila. May mga bonus pa po kung maagang matapos ang rig. Kaso nga lang po, ang trabaho mo naman po ay 12 hours 7 days a week. At yung remaining 12 hours po ay on-call ka. Yan po. At dito ka po papapadpad sa mga ganyang disyerto pag ikaw po ay nagtatrabaho po sa rig. Ganyan po, mga disyerto po ang papa sa inyo. Yun po ang mahirap. At saka, ang delikado po sa rig ay yung mga chemicals na lumalabas po, tulad ng hydrogen sulfide. Kaya, eto po, yun po ang risk ng pagiging medic sa rig po.